Ang number 1 rookie sa 2024-25 season ay si Jared McCain. Siya yung number 16 pick sa nakaraang draft. Matatawag na rin siyang draft steal. 15 teams ang nagpass sa kanya kahit pa isa siya sa best prospect nun. Nag-a-average si McCain ng 16 points, 2 rebounds, 2 assists, 46 and 38%. Tinagpa na weakest trap yung 2024. Wala ring masyadong hype sa mga player. Next year kasi yung iniintay. Kahit yung iba mga teams hindi nakipag-swap ng kanilang mga draft picks na nakuha pa nung mga nakaraang trade. Hindi lang si Jared McCain yung nalagpasan din. Andun pa si Dalton, Jalen Wells, Kyle Filipowski. At dito sa Pinas hindi to mararamdaman kahit sinabi pa niyang part Asian siya. 10% Pilipino, counted daw yun. Ngayon lang kasi sinabi ni McCain na part Pilipino siya pero bago pa lang talaga siya pumasok ng draft binanggit na to ni McCain sa ibang mga TikTok videos. So hindi ko sinakyan yun nung nag-trending . Kaduda-duda kasi. Gumagawa lang siguro ng marketing si McCain kasi isa siya sa most hated player nung pumasok sa draft. Sa hina ng draft ng 2024, hindi naramdamang si McCain yung isa sa most hated. So hindi ko naman sinasabing masamang tao si McCain, ang sinasabi ko lang ayaw ng iba sa kanya. Hanggang ngayon, meron pa rin ines kay McCain kahit yung ibang legends, fans at ibang player na rin. Bukod kay Bronny James, si McCain yung isa sa pinakasikat na player online dahil nga sa kanyang TikTok account. Bago siya pumasok ng NBA, meron siyang nasa 2.5 to 2.9 million na followers. As of December 7, 4.3 million na yon. Last time na tinignan ko to, yung followers kasi niya nasa pagitan ng 3.5 to 3.9 million. Ito yung after niyang banggiting 10% Pilipino siya. Kaya ako nga nabanggit kanina marketing lang para kay McCain dahil after niya kasing banggiting 10% Pilipino siya, umangat agad ng 500,000 na followers sa loob lamang ng 4 na araw. Baka sa akin naman magalit yung iba dito . Kaya ako nabanggit na nagduda ako doon dahil since off-season pa lang kumalat na yon na part Pilipino siya pero wala media outlet ang nag-pick up noon na Pilipino team. Galing pa siyang California. Yung hate na nakukuha ni McCain galing kasi yon sa mga TikTok na ginagawa niya. Sumasayaw at kumakanta lang naman siya dun. Wala naman siyang masamang ginagawa. Parang kapag masaya ka online, marami talaga magagalit na tao sa'yo. Bakit ka masaya? Dahil sikat siya dun, nakakakuha siya ng mga hates galing sa mga fans. Galing Duke pa siya. Dami ding most hated player dun. Nagiging legend pa sa pagiging most hated. Isang notable dun, JJ Redick. Yung bang nagti-TikTok na tapos i-iskuran pa yung team mo ng 14 points, 5 rebounds, 46% sa field at 41% sa 3-point area. Isang particular reason pa kung bakit nagalit yung iba kay McCain dahil gumagamit siya ng nail polish. Ang bigat nung dahilan na yun para magalit sa kanya yung mga tao at ibang mga player. Nung pumirma kasi siya ng nail contract, name, images at likeliness, nakakuha siya ng kontrata sa isang company na nagpo-produce or distribute ng nail polish. Doon nagalit yung ibang mga fans at ibang mga player. Base kasi kay McCain, style talaga niyang maglagay ng nail polish high school pa lang sa mga kuko niya. Isa pa, gumaganda kasi yung laro niya. Ito yung 10% ng pagka-Pilipino niya dahil mapamahiin. Nung sumali siya ng NBA draft, naka-nail polish din noon si Jared McCain. Marami din mga fans ang ayaw sa kanya kahit yung iba mga player. Yung mga fans din ng Philadelphia ayaw din sa kanya dahil din sa reason na baka maka-apekto sa Philadelphia yung ginagawa niya online. Sabi kasi ng iba mga fans doon, baka mag-TikTok lang itong si McCain habang nasa Sixers. Si Paul George nga, ginawang podcast headquarters yung Philadelphia. Mas marami pa siyang na-release na podcast kesa naglaro siya sa Sixers ngayon. Na after ng ilang linggo ng NBA season, biglang nabaliktad. Mahal na siya ngayon ng mga fans ng Sixers. Siya kasi yung pangatlo kina Luka at Damian Lillard na naging rookie na meron agad na i-record sa first 20 games na 329 points, 46 3-point shot at 51 assists. Kahit pa maganda yung nilalaro ni Jared McCain na kailangan na lang niya ng 45 games, puwera usog, masisecure kasi niya yung rookie of the year. Huling nanalo noon si Ben Simmons na isa rin sa most hated ngayon. Hindi lang fans kasi ang may ayaw talaga kay McCain, yung ibang mga legends or mga OG na player dahil sa particular reason na gumagamit siya ng nail polish sa kuko. Parang nainis din dati kay Clarkson nung gumamit siya ng nail polish. Pinagtanggol agad siya ni Carmelo Anthony na magkaiba yung generation dati at yung generation ngayon. Parang nagkatotoo pa yung memes dati na TikToker versus plumber at carpenter. Ito yung reference kina Redick
at late Jerry West. So maling reference pala yung nasabi ko dahil hindi naman si Jared McCain ang magiging huli na TikToker na papasok ng NBA. Kaya mangyayari, TikToker versus podcaster.